Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., minsan sa buhay natin, kailangan natin gumawa ng malaking sakripisyo para sa mga mahal natin sa buhay. Handa tayong harapin ang lahat ng hirap para sa ikabubuti nila. Pero hanggang saan ang kaya nating tiisin para sa mga taong mahal natin? Hello sa inyo, Popoy at Bea. Ako po si Jeng. Matagal na akong nakikinig sa inyo and actually, matagal ko na rin sanang gusto magpadala ng sulat sa inyo at marinig din ang pangalan ko sa mga storyang ini-air nyo. Pero kamakailan lang nabuo ang kwentong ibabahagi ko. Kaya eto, natagalan man, sigurado naman akong kapupulutan to ng aral. I'm a certified public accountant, Popoy at Bea. At nagtatrabaho ako ngayon sa isang accounting firm. Mahirap man ang trabaho sa dinami-dami ng mga financial statement na kailangan naming balansehin at book of accounts na kailangan naming ayusin, masasabi ko namang sulit ang lahat ng pagod. Dahil kahit papaano, nakakapag-umpisa na ako mag-ipon para sa sarili kong kinabukasan. At kanino ko pa nga ba iaalay ang lahat ng sakripisyo at tagumpay ko? Siyempre, walang iba kundi sa pamilya ko. Incoming call. Hello, ma? Hello. Saan ka na? Dito ka ba mananahalian? Opo, ma. Malapit na rin ako sa bahay. Eh, saan ka ba nagpunta kasi? Hindi ka man lang nagsasabi. Hulaan mo. Ay, nako. Ewan ko sa'yo. Eto, kausapin mo ang papa mo. Hello, nak. Hello, pa. May surpresa ako. Siguradong ikakagulat mo. Si mama naman, kung magalit parang minor de edad pa yung anak. Eh, ayaw mo na. Alam mo naman tong mama mo eh. Mabunga nga lang to, pero concerned lang talaga siya sa inyo. Sus, ang sabihin mo, bata pa rin tingin niya sa akin. Ilang taon na ako nagtatrabaho, may sarili na nga akong kotse eh. Ha? Ano? Wala yun pa. Sige na, hintayin niyo na lang ako dyan. Bye! Siguradong magugulat sila. Surprise! Hoy! Ano yan? Kaninong sasakyan niyang dala mo? Well... Uy, ate! Kabago-bago pa lang nung lisensya mo eh. Di ka pa nga masyado sana yung magmaneho. Hiram ko na nang hiram ng kotse sa iba. Baka mamaya mabangga mo pa yan eh. Eh, ang tanong, kotse ba talaga ng iba yan? Hiram niya ba yan? Matinyo kaya tanungin. Ko, buti pa si Papa alam kahit hindi ko sabihin. Bakit? Huwag mong sabihin. So yan, ate. Nakakuha ka ng sarili mong kotse? Eh, kayo lang naman walang tiwala sa akin eh. Eh ako, tiwala naman ako na kaya mong kumuha ng hulugan na sasakyan. Ang sa akin lang. Eh, sana nagsabi ka na kukuha ka ngayon at nang naipag-drive sana kita. Sus, si Papa talaga. Naiuwi ko naman yung sasakyan ko ah. Eh, kahit na, kabago-bago mo pa lang sa pagmamaneho eh. Oo na, sige na po. Next time, magsasabi na ako sa inyo. Patingin nga na itong nakuha mong model.
Ganda nito. Ayos, ha? Ano pa? Okay ba yung napili ko? Talagang sinunod mo yung mga advice ko sa'yo, ha? Siyempre naman, kanina pa ba ako magtitiwala kung hindi sa'yo pa? Ate, kapag may gimmick yung tropa namin, pahiram ako, ha? Hoy, kumuha ka muna ng lisensya mo, hindi ko ipapahiram sa'yo yan nang wala kang lisensya. Pa, bingin akong pera pang kuha ng lisensya. Pag-usapan muna namin ng mama mo, ha? At mukhang ayaw ka pang payagang magmaneho. Lu! Eh mamaya na natin pag-usapan niya. O, tara na sa loob at nang makakain na. Paano kaya to? Hindi naaabot yung allowance ko sa katapusan na. Ay, ang dami ko palang babayaran. May isang batang problemado. Pa! O ano na? Kaya ba ng bulsa? Eh, sumasakit na ang ulo ko dito. Hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin tong pera ko. Tingin niya. Oh, eh bakit 30 pesos lang yung nakalagay na budget mo sa lunch araw-araw? Eh, may karinderya naman dun sa labas ng office pa. May menu sila na 30 pesos lang, ulam at kanin na. Mabubusog ka ba dun? Eh, takaw-takaw mo kaya? Kailangan magtipid pa. Nabigla yung budget ko eh. Ang laki kasi nung pinang-down ko sa sasakyan. Sus, kilala kita. Kaya mo magtipid sa ibang bagay, pero sa pagkain, hindi. Kilalang kilala mo talaga ako, pa. Eh, syempre, anak kita eh. Simula pagkabata, nasa poder kita. Kaya kabisadong kabisado na kita. Kahit yung mga problema na hindi mo sinasabi, sus, alam ko na. Po. Na-excite ka masyado sa bago mong kotse. Kaya yung budget mo, naghihingalo na tuloy. Akin na yung account number mo sa online banking. Bibigyan mo ako ng pera pa? E ano pa nga ba? E lang ang namang hayaan kong manlimos ang kaisa-isang anak kong babae. Eee, thank you pa! The best ka talaga! Sus, kung di pa kita bibigyan ng pera, hindi ko maririnig sa'yo yan. Oh, sa susunod, i-check ng maigi ang budget bago maglabas ng malaking pera, ha? Salamat ka, may tatay kang mabait. Paano na lang kung wala ako? Ano na lang kaya mangyayari sa'yo? Ano ka na lang kung wala ako? Isa yan sa madalas na linyahan ni Papa sa akin. Lalong-lalo na sa akin. Minsan nakakatawa at nakakarindi na rin pakinggan, pero kung iisipin ko, may point naman siya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag wala si Papa. Daddy's girl kasi ako, Popoy at Bea. Simula pagkabata, nasanay akong mas nakakabonding si Papa kesa kay Mama. Sa tuwing umiiyak ako, si Papa ang palaging nagpapatahan sa akin. Hanggang ngayon na may sarili na akong trabaho, siya pa rin ang natatakbuhan ko kapag may problema ako. Never siyang nawala sa tabi namin. Para siyang on-call na technician na palaging nandyan sa tuwing nagkakaroon kami ng problema. Nagbago lang ang lahat nung nasa college na ako. At kinailangan niyang magdoble kayod para sa pag-aaral namin ng kapatid kong si Nate. Popoy at Bea, ahente ng real estate si Papa. Nag-umpisa siya sa pag-sideline-sideline, pero kinailangan niya ring mag-resign sa full-time job nung unti-unti nang lumalaki ang kita niya sa pag-ahente. Marami siyang pinupuntahan na lugar at construction site, kaya mas madalas siyang wala sa bahay namin. At dumalang ang mga pagkakataon na kasama namin siya.
napapagod talaga mag-drive. Sa susunod, papahupain ko muna ang traffic bago umuwi. Ano kayang hapunan? Hindi pa nakaluto si Mama? Ma! Ma! Tignan ko nga sa kwarto. Ma, ano nangyari sa inyo? Umiiyak ka ba? Yung papa mo. O bakit? Anong meron? Anong nangyari kay papa? Teka, ano yung hawak mo, ma? Diyos ko po. Drugs to, ha? Kanina to? Bakit may ganito dito sa bahay? Ma! Hindi na. Hindi na nagawang itago ng papa mo. Ano? Sa papa mo to. Kay papa? Matagal nang gumagamit ng drugs ang papa mo, Jeng. Teka. Imposible yun, ma. Baka naman, baka may nakapaglagay lang sa gamit niya nang di niya namamalayan tapos naiwan niya dito. Matagal na naming pinaghihinalaan ng papa niyo. Namin? Oo. Kami ng lola mo. Siya mismo ang nagsabi sa akin na may napansin siyang mali sa kinikilos ng papa mo. Kailan pa? Bago ka pa mag-college. Dumalang na noon yung pagbibigay ng pera ng papa mo. Hanggang sa tuluyan na niyang tinigil. Lahat ng pera na pinagpapaaral sa inyo, pera yun ang lola niyo. Bakit hindi niyo sinabi sa amin? Dahil ayaw ng lola mo na pati kayo ay mam problema. Kaya siya na ang sumalo ng mga responsibilidad ng sarili niyang anak. Nakiusap siyang huwag kong sabihin sa inyo ang totoo. Dahil ayaw niyang masira ang imahe ng papa niyo sa inyo. Pumayag ako sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Na kapag nakakita ako ng kahit anong patunay na gumagamit nga ng bawal na gamot ang papa niyo, hindi na namin isisikreto sa inyong lahat. At ito na nga, dapat nyo nang malaman ang lahat. Bakit nga ba hindi kayo umuuwi? Eh, kasi nga, busy ako sa paghahanap buhay, di ba? Hanap buhay? Para saan? Para dyan sa bisyo nyo. Pambihira naman si Jing eh. Maniwala sa akin. Alam na namin yung totoo, pa. Nakausap ko na rin si Lola at umamin na rin siya. Sinasabi nyo ba sa akin na sinisiraan kayo ni Lola sa amin? Bakit niya gagawin yun sa sarili niyang anak? Sige nga. Alam mo ba yung ginagawa mo, pa? Nagsinungaling ka sa amin. Kayo! Pinaniwala niyo kami na ang buti-buti niyong ama na masaya at perpekto tong pamilya natin, pero ang totoo pala, matagal na tayong sira. Bakit anak? Hindi ba ako naging mabuting ama sa inyo? Porkit mabisyo ako, nakalimutan niyo na minahal at inalagaan ko rin naman kayo nang maliliit pa kayo? Kahit nga ngayon na malalaki kayo, hindi ko pa rin kayo pinapabayaan, di ba? Kapag may problema kayo, kapag kailangan niyo ako, palagi pa rin ako nandito para alalayan kayo. Nakalimutan nyo na lahat yun dahil lang sa simpleng bisyo ko. So, totoo nga. May bisyo nga kayo. E di lumabas din yung totoo. Jeng, anak. Pa, alam nyo naman kung gaano kalaking problema yung pinasok nyo eh. Mapapahama kayo dyan sa ginawa nyo. Pati kaming pamilya nyo pwedeng madamay. Kaya nga lumalayo na lang ako eh. Hindi yun ang solusyon, pa. Ang dapat gawin nyo, umuwi kayo dito, talikuran nyo yung bisyo nyo. Anak, tatawag na lang si Papa ulit, ha? Mukhang hindi tayo magkakasundo ngayon. Makikibalita na lang ako sa inyo. Teka lang, pa. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Sige na. Mag-iingat kayo lagi. Pa! Pa!
Opo, Itpea, kung meron mang malaking plot twist sa buhay ko, masasabi kong yun yung eksenang nalaman ko na gumagamit pala si Papa ng pinagbabawal na gamot. Hindi ako makapaniwala nung una, pero nung ikinwento ni Mama at nilola sa akin ng mga detalye, unti-unti kong napagtagpi-tagpi ang lahat. Yung mga araw na wala si Papa sa bahay, yung madalas na presensya ni Lola sa buhay namin, lahat pala yun ay may dahilan. At yun ay ang pagkakalulong ng ama ko sa droga. Masakit malaman na yung taong kasangga ko sa halos lahat ng bagay ay naliligaw na pala ng landas. At naging mas madalang pa nga ang pag-uwi ng Papa ko nung nalaman namin ang totoo. Kung uuwi man siya, palagi ko siyang tinatanong. Palagi ko siyang pinapagalitan. Kaya siguro nagpasya siyang magpakalayo-layo na lang ulit. Tandang-tanda ko yung parte na yun ng buhay namin. Kasi noon lang ako kinabahan para sa Papa ko. Dati-rati, kahit ilang araw o linggo siyang umuwi o di umuwi, panatag akong nasa mabuti siyang kalagayan at hindi siya gagawa ng desisyon sa buhay na pagsisisihan niya. Pero nag-iba na simula nung nalaman ko ang totoo. Bawat araw na wala si Papa, binabalot ako ng kaba. Hindi ako makatulog at hindi makapagtrabaho ng maayos. At mas lalo pang humirap ang sitwasyon nung bawiin na sa amin ang lola ko. Dumalas ulit ang pag-uwi ni Papa sa bahay. Pero hindi para sa amin, kundi para sa pansarili niyang kapakanan. Ano pa kayang pwedeng gawin para mapaganda tong report ko? Ano yan? May take home work ka? Oo, nag-half day kasi ako kahapon eh. Pinagawa ko yung sasakyan. Nga pala tay, nakausap pa na si Mama. Si Mama? Bakit? Tungkol saan? Tungkol kay Papa. Ano na namang issue niya kay Papa? Mukhang hindi pa nga kayo nakakausap eh. Nang masinsinan? Hindi pa. Eh kasi tay, sabi niya sa akin noong nakaraan, pinag-iisipan daw niya kung dapat mong iparehab si Papa. Rehab? Oo, may mga pinagtatanungan na daw siyang facility. Ang problema na lang, kailangan daw ng consent ng lahat ng immediate relatives. O sige, kausapin ko siya. Anong sasabihin mo? Hindi ko alam. Ikaw ba? Anong desisyon mo? Medyo napapaisip nga rin ako, te. Kasi okay naman si Papa. Yung bisyo niya lang talaga yung problema sa kanya. Pero kung madadaan naman natin sa lambing, yung tipong hindi na niya kailangan magparehab, baka naman pwedeng ganun na lang. Pero Ma, paano nakakasiguro yung nga yung kailangan ni Papa? Ilang beses ko nang kinausap ang Papa mo. Ibig kong sabihin, baka kailangan lang ng konting pakiusapan. Kaya niya naman sigurong makarecover nang hindi na dumadaan sa ganyan. Di ba ikaw rin? Ilang beses niyo nang sinubukan na pilitin siyang dumito na lang sa bahay. Anong nangyari? Sumunod ba siya? Wala namang kinagawang masama si Papa eh. Hayaan na lang muna natin siya. Siguro naman magsasawa din siya sa ginagawa niya. Hihintayin pa ba nating may gawin siyang masama bago pa natin siya iparehab? Ipaparehab niyo, tapos ano? Mahihiwalay siya sa atin. Makukulong siya sa facility ng ilang taon. Ilang buwan? Mas mabuti na yung tayo yung kasama niya habang nagpapagaling siya. Mas alam nila kung anong dapat gawin sa Papa mo. Pero Ma, malaking man siya yun sa record ni Papa. Kapag nagkaroon siya ng history ng substance abuse sa records niya, tingin niyo manunumbalik pa sa normal yung buhay niya? Matagal nang hindi normal ang buhay ng Papa mo.
Matagal nang sira ang buhay ng papa mo. Na pati yung mga dapat e para sa inyo. Sinayang niya lang. Nauwi lang lahat sa wala. Ano bang pinagsasabi niyo? Hindi ba kayo napapaisip kung saan napupunta yung mga naiwang pera ng lola niyo? Pinaghatian pa ng papa mo at ng tita Carol mo. Dahil dadalawa lang naman silang magkapatid. At kahit isang sentimo, wala siyang inabot sa atin. Sa inyo! Pati ba naman yun, ma? Nung makalawa lang, ginugulo niya ang tita Carol mo dahil naubos na niya yung parte niya. Eh wala naman siyang pagkakagastusan kung hindi yung bisyo niya eh. Kung lahat ng pera niya, dun niya naubos. Ibig sabihin, palala na ng palala ang papa mo, Jeng! Sige, sabihin mo sa akin ngayon. Anong sinyales pa ba ang hinihintay niyo bago kayo makumbinsin na dalhin sa facility ang papa niyo? Hihintay niyo pa bang makapatay siya? Mang Rape, yan ba yung hinihintay ninyo? Hindi ko alam, ma. Pero ako, naniniwala akong lalambot ang puso ni papa sa amin. Susubukan ko siyang kausapin basta sigurado akong hindi solusyon yung naiisip niyo. Konti na lang, matatapos na ako. Oh, magkape ka muna, anak. Pa? Eh, pansin ko parang kanina ka pa problemado dyan sa trabaho mo eh. Salamat po. Ay, kamusta ba yung trabaho mo? Po. Hindi ka ba nahirapan? Anak, di ba sabi ko naman sa'yo, kabisadong kabisado ko kapag nahihirapan kayo o kapag meron kayong pinagdadaanan? Nako, kahit hindi nyo sabihin sa akin. Napansin ko, napapadalas yung pag-uwi mo ng trabaho dito sa bahay. Minsan, inaabot ko na ng madaling araw dyan sa laptop mo. Kaya alam ko may problema ka. Hindi. Ano lang pa. Dami ko lang error sa trabaho na itong mga nakaraan. Kaya... kailangang i-correct. Kayang-kaya mo yan, anak. Ikaw pa ba? Magaling ka kaya. Honor student ka nga nun, di ba? Manang-mana ka sa akin. Eh, bakit ba napapadalas yung error mo sa trabaho mo? May problema ka ba? May iniisip ka? Ako ba, anak? Po. Ako ba yung problema mo? Binibigyan ba kita ng sakit sa ulo? Pasensya ka na, anak, ha? Kung nagiging pasaway si Papa. Alam mo, anak, sa totoo lang, sinubukan ko namang itigil kaso nagkaroon ako ng withdrawal symptoms pa yun. Minsan, parang ang daming boses na nagsisigawan sa utak ko. Mga nag-aaway. Di ko alam po anong gagawin ko. Minsan nga, naiiyak na lang ako sa sulok ng kwarto eh. Gusto kong umingi ng tulong pero hindi ko magawa. Kung alam ko lang na hantong siya ganito at kung may babalik ko lang yung oras, hindi na siya na ako umahok ng bawal na gamot na yan. Kaya anak, huwag na huwag kang gagaya kay Papa. Huwag na huwag kayong gagaya sa akin. Sige na anak, matutulog na ako. Kapag kailangan mo pa ng kape, tawagin mo lang ako, ha? Ipagtitimpla kita. Opo, Yetpea. After ng pag-uusap namin na yun ni Papa, na-realize ko na siya pa rin yung mapagmahal na ama na nakagisnan ko. Kung paano siya mag-alala, kung paano siya mag-alaga, halos walang nagbago. Muntik pa nga ako bumigay at umiyak sa harapan niya noon,
kasi siya lang yung kaisa-isang tao na nagtanong sa akin kung kumusta na ako sa trabaho. At siya lang din yung nagpa-realize sa akin na kumusta nga ba talaga ako? For how many years, Popoy at Bea, ay hindi ko tiningnan si Papa other than just a drug user, a substance abuser, isang pasyente na kailangang alagaan at gabayan. Nothing but just another addition sa populasyon ng mga Pinoy na may addiction sa pinagbabawal na gamot. Ganon ko siya tignan. Ganon ko siya ituring. But that night was different. Ipinaalala sa akin ng pag-uusap na yon na siya pa rin ang ama ko. Bukod sa bigla ang pagpayat at paglubog ng mga mata niya, walang nagbago sa kanya. Yung puso niya, yung lambing ng boses niya, all of a sudden, bigla kong na-miss. Gusto ko na makabalik si Papa sa dati. Gusto ko na ulit makaramdam ng pagmamahal ng isang ama. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Malaya na. Popoy at Bea, lumipas ang mga buwan at araw na parang normal lang ang lahat. Alam namin na may maling nangyayari pero ipinagkipit-balikat lang namin yun. Paminsan-minsan, nakakasama namin si Papa na parang wala siyang dinadalang malaking problema sa loob ng tahanan namin. Para sa akin ay okay na yung ganun. Mas mainam nang nababantayan namin siya kesa naman sa nasa malayo siyang lugar. Pero alam kong hindi yun ang solusyon. Alam kong meron akong kailangang gawin. Popoy at Bea, yung sinabi ni Papa na sinusubukan niyang pigilan ang bisyo niya pero hindi niya nagawa, doon ko na-realize na kailangan na niya ng professional help. Masakit man para sa akin, pumayag ako sa kagustuhan ni Mama na iparehab ang Papa ko. Naghanap kami ng maayos na rehabilitation facility. May mga araw na kinailangan kong umabsent sa work nang hindi ko masabi ang totoong dahilan. Ayoko kasing may ibang makaalam ng tungkol sa nangyayari kay Papa. Kung saang-saang lugar na rin kami nakarating para maghanap ng professional na pwedeng tumulong sa Papa ko. At hinding-hindi ko makakalimutan yung araw kung kailan tuluyang kong isinuko ang ama ko sa mga taong alam kong makakatulong sa kanya. Okay po sir, basta po bukas around 3 PM, pero siguro mag-alat na lang po kayo ng leeway hanggang 5 PM kasi baka malate din po siya ng bahagya. Okay ma'am, copy. Yung paperworks po, okay naman na ano po? Opo, ako please na rin. Waiver, consent at personal info, bale, ang kulang na lang po yung formal result ng gagawin natin test sa kanya. Sige po, gawin niyo kung anong kailangan gawin. Makaasa po kayo. Salamat po. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, te? Nandyan na eh. Kasado na lahat. Alangan na mga i-atras ko pa. Kaya mong iparehab si Papa? Bakit? E pumirma ka rin naman ah. Oo nga, pero napapirma lang naman ako kasi nakiusap ko eh. Pero sa ating dalawa, ikaw yung mas malapit kay Papa. Daddy's girl ka nga, diba? Kailangan ni Papa ng tulong. Kung hindi natin gagawin to, baka mas lalong lumala yung sitwasyon. Pero sa mismong birthday mo talaga? Yun lang yung araw na alam kong pupunta siya, kaya mabigat man sa kalooban ko, wala akong magagawa kundi ituloy na to. Ha
Happy birthday para sa aking unika iha. Happy birthday, ate. Happy birthday, anak. Salamat. O, anak. Ito ang gift ko sa'yo. Sana magustuhan mo. Thank you, pa. Buksan mo, anak. Mamaya pa. Hindi naman kasi yan ang regalo na gusto ng anak mo. Ma. Kumain na tayo? Sayang naman yung pagkain kung hindi mapapakinabangan. Ano? Tinawagan mo na ba yung mga volunteer na galing sa facility? Jeng! Opo, ma. Ito na. Tatawagan ko na. Bilisan mo. Samantalahin mo na habang nasa kwarto pa ang papa mo. Baka mamaya umalis pa yun. Hello? Hello, sir. Ready na po kayo? Sila na yata, ayan. Buksan mo ng pinto, bilis. Opo. Ma'am. Pakipuntahan na lang po sa kwarto, sir. Tara, sa kwarto daw. Okay. Bata ka pa talaga, ha? Huling-huli ka na. Wala ka ng takas ngayon. Teka, sino kayo? Anong bilangan niyo sa akin, ha? Ano to? Itakwan niyo ako! Huwag yung papakawalan yan, ha? Tulang! Bakan niyo mabuti. Copy, sir. Nay! Misty! Cheng! Tulungan niyo ako! Mga anak! Ma'am, okay na. Dadali na namin sa facility itong pasyente. Pasyente? Anong... Papa, sorry. Jeng, anong ibig sabihin nito, Jeng? Bakit dinahayaan mong damputin nila ako? Ma, sana mapatawad mo ko. Hindi ko gustong gawin to. Sorry. Sorry, pa. Jeng, anak, isa nila ako dadalhin. Tulungan niya naman ako. Tulungan niya yung papa. Mga anak ko. Sorry, pa. Sorry. Jeng, naman, anak. Hindi mo na mamahalang papa. Pauwiin mo na sila para kawa mo na, anak. Nag-upakawa ko sa'yo. Huwag mo kong ipatampuan, please. Anak, tulungan niya ka. Jeng! Opo, Bea, tandang-tanda ko pa yung sakit na naramdaman ko noong nagmamakaawa si Papa na huwag ko siyang isuko sa mga volunteer. Sa edad kong 28, and noon ko lang nakitang umiyak ng gano'n ang Papa ko. Paos ang boses niya, pero dinig na dinig ko kung paano niya isigaw ang pangalan ko para magmakaawa. Pakiramdam ko tuloy, trinaydor ko ang sarili kong ama. Ipinahamak ko ang taong nagmahal sa akin simula pagkabata. Popoy at Bea, payat na ang pangangatawan ng papa ko. Pero ramdam na ramdam ko ang pagpupumiglas niya para lang makawala sa kamay ng mga volunteer. At habang inilalayo siya sa amin, parang bumalik sa alaala ko lahat ng mga panahon na inilagaan niya ako at wala akong ibang nakakasangga kundi siya lang. Simula noon, nangako ako na kahit nasa rehabilitation center si Papa, eh hinding-hindi ko pa rin siya iiwan. Hinding-hindi ko ipaparamdam na mag-isa na lang siya sa laban na kinakaharap niya.
Ay, panibagong araw na naman. Mag-almusal ka na. Oh, ate, tanghali na. Wala kang pasok? Wala, nag-leave ako. Nag-leave ka? Oo, pupuntahan ko si Papa. Ngayon? Oo, oh, alam nga naman bukas pa, eh ngayon ako naka-leave. Nag-leave ka para lang puntahan si Papa? Eh, pwede mo naman siyang puntahan sa weekend, ah. Di ba pwedeng puntahan ko siya ngayon tapos puntahan ko ulit siya sa weekend? Ah, grabe, sipag mo, ah. Kailangan tayo ni Papa, Nate. Mas mapapadali yung pag-recover niya kung tutulungan natin siya. Sa bagay. Yamot eh, sa weekend sasamahan kita. Okay. Nakakamiss rin si Papa, no, te? Kaya nga eh. Tama si Mami. Simula nung nag-college ka tapos high school ako, dumalang na yung pag-uwi ni Papa dito sa bahay. Di mo lang natin nahalata. Masyado tayong busy sa pag-aaral noon, lalo na ako. Tapos ako naman, busy sa barkada. Uuwi lang kapag hapunan ha. Minsan nga, hindi pa eh. Eh, sa palagay mo, te, kung hindi naligaw ng landa si Papa, ganun pa rin kaya siya kalambi ngayon? Kasi sobrang maalaga yun nung maliit pa tayo eh. Oo naman, hindi mawawala yun kay Papa. Likas na sa kanya yung pagiging mapagmahal. Mag-iiba lang siguro yung way niya ng pagmamalasakit kasi iba na rin yung needs natin bilang adult. Pero hindi pa rin niya tayo papabayaan. Kita mo naman, di ba? Sobrang protective niya sa akin. Sa bagay. Lagi niya ako nauunahan. Di pa ako nagsasalita, alam na niya yung problema ko. At may solusyon kaagad siya. Kaya ang hirap din ng mga panahon na hindi natin alam kung anong gagawin sa kanya. Eh, at least ngayon alam natin nasa maayos na kalagayan siya. Kapag gusto mo siyang kausap, alam mo kung saan mo siya pupuntahan. Oo nga eh. O siya, mag-prepare ka na dyan. Lalarga na rin ako maya-maya. Okay ate. Ikamusta mo na lang ako kay Papa. Kamusta na kayo dito pa? Nagdala ako ng paborito niyong pagkain, no? Salamat. Okay lang ba kayo dito, pa? Hindi ako okay dito, nak. Malungkot. Kasi wala kayo. Eh, mukhang mababait naman yung mga tao dito, pa. Mababait sila, pero hindi sila yung pamilya ko. Kayo yung pamilya ko. Kayo ang gusto kong makasama. Diyan. Anak, ilabas mo na ako dito. Iyoy mo na ako. Hindi ito yung makakatulong sa akin. Hindi ito yung magpapagaling sa akin, anak. Pero pa, kailangan niyong tapusin yung recovery program hanggang sa final assessment. Tiis-tiis lang pa, ha? Hindi ko rin naman gusto to eh. Hindi gusto. Eh, di ba ikaw kayo napasok sa akin dito? Oo nga pa. Pero paano sa'yo naman yun eh? Anak, lalo lang ako malulungkot dito kasi wala kayo. Hindi ko kayo kasama. Please, anak, parang awa mo na gusto ko na umuwi. Gusto ko na kayo makasama. Naku. Ma? Iuwi mo na ako. Sasama na ako sa'yo, please. Please. Please, anak. Please. Popoyet Bea, sinabi kong sobrang sakit nung araw na kinuha ng mga volunteers si Papa. Pero hindi doon natapos ang lahat. Kasi sa tuwing pumupunta ako sa rehab center para bisitahin siya, nauulit yung sakit. Lalo na sa tuwing nagmamakaawa si Papa na iuwi na namin siya. Kitang-kita sa malalim na mata niya ang lungkot at yung kagustuhang makaalis na sa lugar na yon. Pero wala akong magawa kundi maghintay dahil kahit gustuhin ko siyang ilabas doon,
eh hindi papayag yung facility hanggat hindi pa siya totally nakaka-recover. Popoy at Bea, gabi-gabi, naiisip ko kung kumusta ba si Papa sa rehab, kung paano niya nilalabanan ang lungkot, at kung iniisip ba niyang hindi na namin siya mahal, kaya namin nagawa ang bagay na yun sa kanya. Kung nahihirapan kami, alam kong doble ang nararamdaman niyang hirap. Pero tiniis namin ang lahat, hanggang sa matapos ang recovery program ng Papa ko. At masaya akong napagtagumpayan namin ang mahabang panahon ng pagtitiis. Hanggang sa dumating na ang araw ng pag-dismiss sa Papa ko. O, mag-ingat ka sa pagdadrive ha. Siguradong matutuwa si Papa ngayong makaka-uwi na siya. Hindi ka ba talaga makakasama, te? Hindi eh. Walang mag-aalaga sa pamangkin mo. Hindi naman pwedeng isama ko siya sa labas. Sayang naman. Oo nga eh. Sasalubungin ko na lang si Papa dito sa bahay. Kaya ikaw, dapat ingatan mo siya, ha? Oo naman, ate. Makakaasa ka. O sige na. Lumakad ka na at marami ka pang pipirmahan na papers doon. Balitaan mo na lang ako at chat mo ako pag nandun ka na. Sige, te. Tara na po sa loob pa. Sigurado kanina pa naghihintay sa inyo si ate. Aba, ganda na pala ng bahay natin, no? Pinaganda ko talaga para sa pagdating mo, pa. Cheng, anak. Kumusta kayo, pa? Matagal nating di nakita. Pasensya na, pa. Hindi na kinaya ng pagbubuntis ko, eh. Wala yun, nak. Pero parang ang laki ng pinayat mo. Mataba lang ako nung huli tayong nagkita. 7 months pregnant ako noon eh. Kamusta ka naman, pa? Nagpakabait ka ba doon, ha? Oo naman. Kaya nga napaaga yung release ko, di ba? Kampante naman kami doon. Papa ka namin eh. Alam naming mabait ka. Baby? Mukhang gusto ko rin i-welcome ni baby, pa. Ito na ba yung... Ito na ba yung apo ko? Opo, pa. Pwede ka pa siyang kakain? Shh, okay lang. Ang kit-kit naman pala ng gulang apo ko. Manang-mana kay lolo. Anong lolo? Papa. Papa lang ang itatawag niya sa akin. Okay, pa. Pero tama ka. Anang mana siya sa akin. Nakuha niya yung lapad ng noo ko, oh. Alagaan ko siya gaya ng kung paano ko kayo inalagaan nun. At ngayon sisiguraduhin kong hindi na ako mawawala ulit sa tabi niya. Babawi ako, anak. Babawi ako sa mga apo ko. O, paano ba yan, Nate? Mga apo daw, eh mukhang nanghihingi agad ng kasunod eh. Bigyan mo na agad. Bukas. Si mama niyo? Ano kasi, pe? Nate, nasan ang mama niyo? Te. Pa, pasensya ka na ha. Hindi na namin napigilan si mama eh. Ah, ganun ba? Malis na siya. Kailan pa? Noong pagkapanganak ko, po. Ayaw niyang madatnan ko siya dito, no? Sinubukan kong kausapin, pa. Kaso, ayaw talaga eh. Ayos lang yun, nak. Ano ka ba? Hindi mo naman obligasyon na ayusin yung sa amin ng mama mo. Pero, mabait naman ba yung bago niyang kinakasama? Opo, pa. Inaalagaan naman siya ng maayos. O, yun naman pala eh. Yun ang mahalaga doon, di ba? Nandito naman kayo.
Hindi niyo naman siguro iiwan ng papa, di ba? Hindi talaga. Salamat sa inyo, anak. Ha? Hindi niyo sinukuha ng papa. Ngayong okay na ako, hindi ko na ulit kayo iiwan. Lalo na kayo umiyapo na ako. Babawi ako sa lahat ng panahon na nawala sa atin. Salamat sa pagtsatsaga sa akin. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon na makabawi sa inyo. Salamat. Kupit, Bea. Sa awa ng Diyos, napalitan na yung mga luha namin na dala ng pagtitiis at sakripisyo. Nakasama na ulit namin si Papa. Walang mapaglagyan ang tuwa ko nung unang beses kong makita na karga-karga niya ang anak ko, ang kauna-unahan niyang apo. Matapos ang mahabang panahon, doon ko lang ulit nakita ang maaliwalas na ngiti ni Papa. Hindi ko na idedetalye yung nangyari sa kanila ni Mama. Pero para magka-idea lang kayo, nagkaroon ng ibang kinakasama si Mama habang nagre-recover pa si Papa sa loob ng facility. Hindi namin yung tinago kay Papa. Mabuti na lang at natanggap niya yon ng maluwag at walang halong galit. Nanumbalik ang positibong tingin ni Papa sa buhay. Malaya na siya sa bisyo na gumagapos sa kanya ng maraming taon. At ngayon, wala nang ibang mahalaga pa sa kanya kundi kaming mga anak niya. At ang pangalawang pagkakataon na magpakaama sa amin. Lalong-lalo na sa una niyang apo. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, Popoy at Bea, nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi ko tatalikuran si Papa hanggang sa pagtanda niya. Madalas naghahanap tayo ng kalinga ng isang ama. Pero nakakalimutan natin na kailangan din nila ng pagmamahal. At yon ang hinding-hindi ko ipagkakait sa kanya. Hanggang dito na lang, Popoy at Bea. At salamat sa pagkakataon na ma-share ko ang kwento ng buhay ko, ng buhay namin. Sana marami pa kayong taong ma-inspire through your program. Lubos na gumagalang, Jeng. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Malaya na. Wala kang mic, Popoy. Kaya nga. Wala naman akong sinasabi kasi. Wala naman akong sinasabi. Pero unang-una, sabi ko, unang-una, palakpakan muna sa lahat na nagtsatsaga, diba? At patuloy na nagmamahal sa inyong mga imperfect na mga magulang. Sa inyong mga imperfect na ina, imperfect na ama. Dahil sa pagtanggap na kayo man bilang mga anak, tayo man bilang mga anak ay hindi rin naman mga perpekto at kailangan ng suporta at pagmamahal mo na galing sa isang tunay na pamilya. Di ba? Totoo. And naiiyak ako, Bea. Naiiyak ako dun sa ano no, dun sa mga eksena sa concern ng isang anak na si Jeng, si Nate at yung nangyari nga sa kanila ng nanay niya, 'di ba? Na alam mo 'yun, hindi ka sana tayong mga anak ay hindi natin sukuan ng ating mga magulang, 'di ba? Na akala kasi natin, tanda-tanda, minsan ang pangatwiran natin bilang mga bata, tandaan niyo na, alam niyo na pinaggagawa niyo. Of course not. 'Di ba hindi sila perpekto eh. 'Di ba hindi naman lahat ng mga ano ng mga inexpect natin sa mga magulang natin ay maibibigay nila. Ayan, kaya minsan, ayan, darating sa punto 'yung mga ganito, tayo rin mismo ay matuto rin namang umunawa
at sumuporta pa rin at magpahaba ng PC. Ayan, kasi yung iba sabihin, matanda na kayo, bahala kayo dyan. Di ba? Ganun yung sinasabi ng iba eh. Pero itong si Jeng at si Nate, at least yung magkapatid, pati yung nanay pa rin naman nila, Bea. Di ba? Kahit yung nanay nila, isa pa rin siya sa mga nag-encourage na naku, kailangan na talaga natin ng tulong, hindi na pwede na tayo lang ang magbabantay sa papa ninyo. Kailangan na ng professional help. Ayan, kaya mabuti pa rin ang pamilya na kinabibilangan nila Jeng. Di ba? At swerte ang papa nila. Diba? Swerte si papa nila na merong mga anak at meron ding asawa, 'di ba, na merong genuine concern para sa iyo. Ano si nakakadurog ng puso, Popoy, kapag taming sinabi sa kwento, no, kailangan nating gumawa ng mga sacrifices para sa kabubuti ng taong mahal natin. And I can only imagine yung scenario na nangyari na kinailangan niyang i-surrender yung tatay niya at yung mga moments na nagmamakaawa sa kanya, yung tatay niya na ilabas na siya dun sa rehab. Ano si, saludo ko kay Jeng for being really, really, really strong. Kasi alam natin na ang sakit-sakit para kay Jen na makita nagmamakaawa sa kanya yung tatay na alam mo yung umiiyak na na parang bata na ilabas mo na ako dito, ganyan-ganyan. Pero meron kasi talaga alam ni Jen na one day it will be worth it. Na alam niya na ito talaga yung parang kailangan mong gawin, kailangan mong pagtiisan para mapabuti yung tatay. Kasi kung lumambot ang puso niya, nilabas niya, God knows kung ano ang mangyayari dun sa tatay. Malay ba natin, malaki ang possibility na bumalik sa paggamit, tumakas pa nga, magtago lalo dahil sa takot na baka ibalik siya ulit dun sa rehab. So, I salute Jeng for being really, really strong and for taking for taking lead on how to find a solution dito sa problema para sa tatay nila. Yes. Kasi minsan, alam mo yung parent, oo, kapag ka may problema yung isang parent, ang dapat na gumawa ng decision yung natitirang parent, pero somehow may mga pagkakataon na mahina rin yung loob nung natitirang parent, pwedeng nanay, pwedeng tatay, kaya minsan tayong mga anak ang kailangan talaga gumawa ng decision. You take the initiative. To find the solution para sa welfare ng magulang natin na nangangailangan talaga ng tulong. Kasi imagine mo, Popoy, kung baliktad yung sitwasyon, di ba? Tayo nga lang na yung anak natin nagmamakaawa, iyak ng iyak, ngawa na ngawa, ang sakit na sa puso, di ba? Ano pa kaya yung ganun din ganun same feeling, same impact. Kapag yung magulang natin, kinailangan nilang gawin ang isang bagay na ayaw nila tapos magmamakaawa sa atin, kailangan sobrang tatag mo. Yun. Sa final goal. Diba? Although, Bea, tama yung sinabi mo, kailangan ay matatag ka. Diba? Kailangan talaga ay, it takes a lot of courage, diba? Para maano to, no? Para ma-put up yung ganitong plano para maipa-rehab, para mapaigi yung, yung buhay ng ninyo bilang pamilya. Ayan, at palakpakan muna natin si Jeng at ang mga katulad ni Jeng na mga nakikinig sa atin. Diba na, wala ko eh, minsan talaga hindi na natin madadaan sa, alam mo yung pagsasabihan lang si tatay o si nanay, diba? Kasi there are other forms of addiction, diba? Meron nga po ito, substance abuse. Itong nangyari sa tatay ni Jeng, meron din po yung sa pagsusugal din naman. Yan, sa pagsusugal. Bukod sa pagsusugal, meron din yung sa alak naman, sa alcohol. Diba? And others, diba? Na naaabuso nila at alam mo, Bea, na I remember an uncle. Diba? Isa sa mga uncle ko ay talaga nahook naman sa alcohol. Ayan, sa alcohol na talaga naman, hindi niya mapigilan, alcoholic na tila, wala nang direksyon yung buhay, diba? Pero talagang chinagarin ng mommy ko. Kaya nakakita ko, may pinupuntahan kami rehabilitation center noon. Diba? Na chinagarin ni mommy bilang ate at nung iba pa niya mga kapatid, sige na, supervise, talagang chinagarin, nakakaawa nung una. Pero alam mo, nung nakalabas siya, nagkaroon ng magandang break para sa kanya
napunta sa States, nakapangasawa muna rito pala sa Pilipinas, Pilipina rin, nadala niya ang buong pamilya sa States. Ngayon, maganda ang buhay. Oo, maganda ang buhay, pero kita mo, dati yung tila wala ng direksyon, tila wala ng pag-asa talaga. Dinatampot na namin sa ano eh, sa kalye. Sa kalye. Yung ganung katindi na na, oo, yung pagiging ano no, alcoholic. At talagang addict na sa alcohol. Pero beyond that, ay hindi naman na, kumbaga dati yung sakit sa ulo, ngayon, nakakatulong pa siya. Ayan, tapos nakakatuwa lang, ano? Nakakatuwa na may, at yung mga anak niya ngayon, Diyos ko, nasa US Army ba, ganyan, nasa, di ba? Nakakatuwa. Nakakatuwa. Meron ho talagang pag-asa, pero somebody, di ba? Someone has to take the initiative para magbago ang isang tao. At sana tayo bilang mga kapamilya, tayo ang huwag mauunang sumuko. Diba? Yeah. Huwag tayo mauunang sumuko doon sa mga mahal natin sa buhay. Ano man yung kanila mga pinagdaraanan. Oo. Alam mo, yun talaga, Popoy, no? Yung lesson na talaga makukuha natin for today's story. Yung not giving up on someone you truly love and care for. Kahit na ba sabihin natin o sinasabi na ng ibang tao na wala na, huli na lahat, wala ng pag-asa yan, ganyan-ganyan. As long as ikaw, nandiyan ka pa, naniniwala ka pa, may pag-asa yan. Oo, kasi minsan ang isang tao hindi niya kayang i-handle yung sarili niya, yung sarili niyang buhay, at kailangan talaga ng another person to help and to guide regardless of the age, kung ikaw may anak, ay magulang. Kaya yun no, mga kamorkada, no, yun sana yung lesson na kunin niyo dito, to not give up on someone, lalo na kapag ka alam mo na alam mo sa sarili mo, may pag-asa, may solusyon. We just have to do it, and we have to do it consistently, and we have to dedicate ourselves to making it successful. Diba? Kaya huwag niyong sukuan sana. Kung meron kayong mga ganyan, mga kamag-anak, o kaya partner niyo sa buhay, huwag sana kayong susuko. Kasi pag sumuko kayo, ay wala na talaga. Doon magkakatotoo yung wala ng pag-asa. Kasi ikaw, nakahuli-hulihang tao na mananatili sa kanya, eh sumuko na, lalo na talagang magkakaroon ng ano. Wala na talagang pag-asa yan. Kaya please, kapit hanggat kaya pa. Hanggat kaya nyo pa. Hmm? Lalo sa mga anak. Alam mo, sabi ni Jim Maribel Beltran dito, sabi niya, buti pa yung bisyo sa droga, kayang iparihab. Pero yung bisyo ng pagiging babaero ng papa ko ay wala ng pag-asa. Sabi niya Jim Maribel. Ayan. Pero tingin ko naman, Jim Maribel, you just have to, sabihin mo sa papa mo, you just have to surrender. Oh, i-surrender mo na yung mga babae mo. Ibigay mo na sa iba. Pero wala eh, no? There's no such thing as rehab for being a womanizer. Meron. Meron naman. Ba? Well, meron not sex yan. Addiction na. That's a different story, sex addiction. Mm-hmm. Pero like, womanizing, I don't know. Hindi, psychiatrist ang kailangan mo dyan. I'm not diba? Sure. Mm-mm. Sa mga ganyan. Sa bagay, sa mga rehabilitation center, mayroon dyan mga psychologist and psychiatrist na bumibisita para makita yung progress ng isang pasyente o ng isang pupil nila. Ganyan. Ito, si Colleen sabi niya, yun naman ang obligation nila as a family, yung ipakita yung suporta sa papa nila para mas madaling gumaling at ma-realize niyang mahal na mahal pa rin siya ng pamilya niya at hindi siya pababayaan. Love is the most powerful medicine. Thank you, Colleen. Si Chichi Rojo, that's why we shouldn't give up on our families. Dahil sa huli, sila at sila rin ang dadamay sa atin. Thanks to Letter Center for sharing your story. I hope makasama pa ng matagal ang father mo. Si Paul Reburiano, nakakadurog ng puso. Muntik na bumaha ang luha, ng luha sa table ko. At hirap ng ganon. Pero salute, Jeng, sa pagmamahal mo sa papa mo. Si Tess Australia, napakabuting anak na hindi sinukuan ng amang nagmahal din ng tunay sa mga anak. Pero katulad din ni Jeng, di ba, nagdududa tayo kasi ayaw nating iparehab, ayaw niyang iparehab kanina ang daddy niya. Unang-una, ganito po ang stereotype na ay nagparehab, naku adik, may sakit, may ganito, may ganyan. Alam niyo, ewan ko lang, ano, hindi mo kailangang i-explain yan sa mga tao.
Because we are after the rehabilitation. We are not after your opinion now. Diba? Mm-hmm. Kasi, ano man ang maging opinion nyo, ipasok man namin o hindi sa rehabilitation center, may masasabi naman kayo. So, kaya nga ipinapa-rehabilitate ang isang tao ay para maayos siya ulit. Ayan, maging maayos yung pananaw niya, lalong-lalo na sa buhay, diba? Kaya yung iba kasi, ayaw nung malalaman na, na-rehab ako eh. Naku, nakakahiya. Ayan, nakakahiya na malaman nila na ma-rehab. No, sige, basta nandun ka na nandun, maipapasok nyo yung kamag-anak nyo o kayo mismo para gumaling ka, para maging better yung, anong tawag mo rito, yung buhay ng bawat isa, lalo na yung buhay mo at ng mga tao malalapit sa'yo. Hayaan mo na yung opinion ng iba na sasabihin, baliw o kaya hindi na makontrol, ganito. Opinion nila yun eh, wala yun eh. Oh, pero yung mas araw-araw mo na kasama, magpagaling ka para sa kanila. 'Di ba? Who cares about what other people's opinions are or will be, 'di ba? Kung hindi ka pa rin naman gumaling-galing, mapapagaling ka ba nila kung hindi ka papasok sa rehab? If not, sabi mo, shut up. Diba? Si Roslyn Danielson sabi niya, at dahil napaiyak ako, ito po ang pa-sticker ko na iyak si Roslyn doon. Thank you, Roslyn. Hi, Kumare. Kamusta? Maraming salamat. Tsaka, Popoy, alam mo, mas nakaka-proud namang sabihin na, I don't know, na pinarehab namin kesa doon sa, ewan, di ko alam nasa na yun. Diba? I mean, alin ang nakakahiya? Mas nakakahiya yung pag tinanong, wait, kamusta na si ganito ganyan? Di ko alam, hindi na namin alam nasaan eh. So, wala, nag-improve na siya, hindi na siya bumabatak. Nagtutulak na. So, diba? Yung iba ganun eh. Lumevel up na. Hindi na lang isagot? User, pusher pa. Pusher pa. Wow, mamay, umabot pa sa drug lord na. Nako. Si Sarah Alfonso, sabi niya, iba yung nagagawa ng isang anak na may utang na loob at pagmamahal sa magulang. The way na mahalin at tanggapin tayo ng magulang natin, kaya rin nating ibalik yun sa kanila. Kahit na minsan may pagkukulang sila, pero ganun din naman tayo. Meron din, pero mas nauunawaan nila. Tayo kasi, mahal nila tayo eh. Kaya Happy Father's Day sa papa mo, Jen. Yan, oo. Alam nyo, dito sa ating Father's Day special, siguro nabasag natin, ano? Yung, kumbaga ay, yung ina-expect ninyo na kwento ng isang superhero dad, 'di ba, na my dad, my father, papa will save the day for the family. 'Di ba ganun kasi ang haligi ng mga tahanan sa ating kaisipan. Pero dito ipinakita ng kwento ng Dear MOR na minsan ang mga haligi na inaasahang mga matitibay na pundasyon ng bawat tahanan ay nanghihina rin at nangangailangan din ng inyong pagmamahal, atensyon at pagkalinga bilang mga anak at bilang mga asawa. Ayan, kaya happy Father's Day para sa lahat ng mga sabihin na natin, alam mo Bea, for the longest lalo na nitong nag-lockdown, nitong nag-ano, ang daming mga ama yung talaga nagkukumahog. Ayan, nagkukumahog, saan ba ako kukuha ng mapagkakakitaan para maipakain sa pamilya ko. 'Di ba? Saan ba ako kukuha para, kasi lumalaki na 'yung mga anak ko, ang liliit na ng mga ano nila, ng mga damit nila, 'yung mga ganyan. Hindi man ako marunong bumili pero wala akong maiprenda sa asawa ko na pera para sa budget namin. Kaya palakpak ko ang alay ko at pagdarasal sa mga kapwa ko rin naman ng mga ama, 'di ba? Na talagang wala ho talaga kaming ibang iniisip kundi yung it has been a survival story para sa iba. Ayan, pero ang mga tatay talaga ang concern niyan, yung anak muna bago pa nga yung asawa, di ba? Yung mga anak, kumusta na kayo anak ko, yung ano ko yan. Kahapon nung medyo meron tayong naramdamang lindol, Bea, inano ko agad yung mga anak ko, sabi ko, kumusta kayo diyan? Hindi ako nag-post agad sa Facebook. Oo, na lumindol kanya. It's as if hindi
Diba? Ayoko yung mag-report muna. Hindi. Naghanap ako ng report mula sa mga anak ko. Okay lang ba kayo dyan? Pinababa ba kayo mula sa fourth floor? Ayan. O sa second floor? Ganun. Mas inuna mo yun. Siyempre. Yun yung ano mo eh. No? Kawan mo yun. Okay? Kaya happy Father's Day sa lahat ng mga butihin nating mga ama. Correct. Okay, ng, happy Father's Day. Sa lahat ng mga father, tatay dyan sa comment section natin. All forms of tatay, happy Father's po. Happy Father's Day po. At maraming salamat po sa pagmamahal at pag-aalaga nyo sa inyong pamilya, sa inyong mga anak at sa inyong mga asawa. Maraming salamat, tatay. Ayun. Yeah. Alam mo, Bea, gusto kong batiin si, ang iyong jowa, excuse me. Oo, si Jason ng happy Father's Day. Andiyan ba siya? Ayan, happy Father's Day, Jason. And of course, sa aking father-in-law, ayan, kay Papa Leo, ayan, and kay Daddy. Ayan, kay Daddy. Kita mo naman yung pangalan ng anak ko naging tribute para sa ano, you know, sa kanilang dalawa, si Leo at si Armando. Kaya ang kumbaga parehas nilang nickname, Leo and Dan. Kaya ang second name ni Axel, di ba? Ni Axel ay Leo Dan. Imbento lang. Pero tribute yan para sa mga lolo. Wow! Oo naman. Happy Father's Day. Binanggit mo na. Una sa'yo, Popoy, Happy Father's Day. Happy Father's Day kay Daddy. Happy Father's Day sa asawa ko. Maraming salamat. Hindi ko alam anong gagawin ko. Lalong-lalo ng bagong panganak ako kung wala ka. Panapaliw na ako. At happy Father's Day din sa father-in-law ko. Ayan, natumayong, ano mo po, po tinuring ko talaga na tatay ko na after my father died. Oo, many years ago. Kaya maraming salamat din. Kaya father-in-law ko kay Lola Jack, ayan, salamat din sa pag-aalaga at pagmamahal sa iyong apo. Mm-mm, sila ayan pala. Mag-best friend yung dalawang yun. Mag-best friend pero palagi nag-aaway. At siyempre, maglolo. Diba? Oo. At binabati din natin ang daddy ni Makoy Marcos, si Daddy Benjamin Marcos. Sir! Ayan. Happy Father's happy Day birthday. Po. Ay, happy Father's Day po. Kay Chipops, happy Father's Day, Chipops. Oo, mabuhay ka sa panghuhuli mo kanina sa tatay niya. Mm. Tatay ni Jeng. At si Joko Loco. Si Joko Loco. Ayan, happy Father's Day, Joko Loco. Mabuhay ka sa iyong pag-i-edit. Si Chan Palma. Uy! Wala pa, grabe ka. Hindi yung tatay ni Chan Palma. Ito, happy Father's Day po. Uy, mo kasi nakakaloka, nagugulantang ako. Baka mamaya. Ayan. Ano ba sasabihin ko? Dan Capucion? Si Dan? Charot. Yes, Dan ba? Ano pa mang latest? Uy, sweet lang. Maraming salamat pala kay ano, kay Moji. Moji Abyo. Mm. Naloka ako. Ay, oo. Kasi may padalang cake song. Thank you. May padalang cake song kasi ka-birthday ko daw si Jose Rizal at yung friend niyang si Jojo Alejar. Ayan. Mm. Maraming salamat ah, Moji. Artista yun, si Jojo Alejar. I love surprises. Maraming salamat, Ayan, at syempre, uy, binabati lang rin natin ang Bantay Bayan Marikina and Maharlika Civicom Marikina Chapter sa paungunan ni Kuya Ding Muriel. Oh, nakatutok sa atin dito sa Dear MOR. Maraming salamat, Bantay Bayan Marikina. Ayan, at Maharlika Civicom Marikina Chapter. Thank you. Ayan, thank you. At syempre, pasalamatan na rin natin po po yung mga nagsipagganap for today's video. Maraming salamat sa iyo. Ang nagbabalik ang maraming nakakamiss, Cindy Basena bilang Jeng. Si Tatay Randy, Jag Kamat po tayo dyan. Of course, thank you, Jag. Si Nate Dan Capucion. Ang nanay natin, si Christy, Jamie Rubio tayo dyan. Yung dalawang nakakatakot na volunteer natin kanina, si Chan Palma, tsaka si China Popsi. Kahit ako papalag, pag hinuli ako ng mga yan eh. At ang pangkat po ng letter ni Jeng, si Warly Alagao. Thank you so much, Warly. At ang nag-edit, of course, Joko Loco. Thanks, Joko. Yun. At maraming salamat din po sa inyong mga kapamilya at mga kamorkada na bumati ng Happy Father's Day sa inyong lingkod. Ayan at huwag nyo kalilimutan bukas ha, mag-download na nga po kayo ng Alto app, MOR Rewind datin, alas 3 ng hapon with yours truly, the best of the 90s and 2000s. Mapapakinggan nyo sa Alto
pa. Pero sa umaga, meron ding GC seat. Ayan, makasama niyo si David Bang, si Jackie G. Ayan, sa kanilang mga programa in the morning. Ayan, bago tayo mapunta. Ayan ang MOR Rewind 3. Okay? Ayan at ang... papaalam na nga po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. Gorgeous B, Bea Bells. Na malapit na mag-birthday. Yeah. Sa Monday na. Birthday na sa Monday. Ayan. At syempre, lagi namin paalaala. Stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, Mike family, you stay in love and stay happy. Bye-bye.